sa mga tropa. It's your boy Chong. I'm back at it again with another vlog. So ngayon is itetesting natin yung mga bago nating install or bago nating pakabit na mga upgrades dito sa NMAX natin, mga tol. So kita nyo naman, di ba, napakadilim. Gamit ko ngayon is yung stock headlight natin dito sa NMAX version 1. Okay, so sobrang dilim niyan, mga tol. Ngayon, tulad ng mga sabi ko sa previous vlogs ko is kailangan natin mag-upgrade at magpalagay ng auxiliary lights. So ayan, ngayon nandito na pala ako sa Baguio is ayun, nakapag-upgrade na tayo or nakabili tayo ng auxiliary lights, which is Lumina Pro Total Eclipse. Testing natin yan sa medyo madilim na part mamaya. Hindi lang yan yung napalagay natin or napakabit natin. Okay? So, nakapagpa-install din tayo ng PIAA na auto style horn ba yung nakalagay doon? Yeah, basta loud horn siya. Kasi nga, yung busina ng NMAX is napaka-cute. Ang hina, ganito lang siya, guys. Oh, ayan, di ba? Ang cute. Ang hina. So, the testing rin natin yan mamaya. We ride tayo around the area. Hanap tayo ng madilim na lugar. Pero may madilim rin tayong madadahanan. So, let's go! By the way, mga tol, quick update. So ngayon nandito na tayo sa Baguio City. We're already under alert level 3 dahil sa surge ng COVID cases. So alert level 3 ulit ang Baguio, and that means pahirapan na naman biyumahe. Even the surrounding provinces like La Union and Pangasinan, guys, naghahanap na naman sila ng RT-PCR test sa mga checkpoints nila. Aside from the vaccine card, if you're already fully vaccinated. Okay, just a quick update. So, dito na naman, kulong na naman tayo dito sa Baguio City. Hindi na naman tayo mga out of town, mga tol. Ayun, bakit nga ba ako nagpalagay ng mga ganitong upgrade sa motor natin? Well, kita nyo naman nung nag-night ride tayo pababa ng La Union is napakahina talaga ng stock headlight ng NMAX. And kahit naka-dual contact na ako sa mga park lights ko is kapos na kapos pa rin talaga, mga dots. So ayan, nag-decide ako na mag-install or magpalagay ng course auxiliary lights natin, which is like what I've said earlier, yung Lumina Pro na Total Eclipse. Maganda naman siya, na-try ko na. Yan, so sabi ko kanina, napakahina ng headlight natin kung kita nyo naman sa video. Okay, so nagpag-desisyonan ko na bumili or magpalagay na nung auxiliary lights natin na Lumina Pro. Actually, this is my second choice kasi yung first choice ko, dahil kitang-kita ko naman sa mga ibang video sa YouTube, is mas maganda talaga yung Atom Night Reaper. Kaso naghanap ako, wala silang available na Atom Night Reaper dito sa Baguio, guys. Kaya sa Lumina Pro na lang tayo. Maganda rin naman yung quality niya eh. So medyo madilim na sa part na to. Try natin. So itong gamit natin ngayon is yung stock headlights natin, guys. Stock headlights lang to ng NMAX together with the park light. Ayan siya. Ganyan yung buga ng ilaw niya. So kung city driving ka is okay lang naman tong stock headlights ng NMAX. Nung nasubukan ko namang mag night ride pauwi ng La Union, dahil bundok na yung dinanan natin is sobra, grabe, wala masyadong makita. Ang hirap. Kaya ito, testing natin siya ngayon. Dito medyo madilim na sa mga parts na to eh. So, Oswello Village tayo. Guys, testing natin tong Lumina Pro natin. Kumain natin sila para madilim talaga. So, ito guys, ito yung stock headlight natin. Okay, so let's turn on our auxiliary lights. Okay. Low. Ayan, yan yung low nya. Amber or yellow yung kulay ng low nitong auxiliary lights natin, guys. At sya. So kitang kita mo, no, napakaliwanag. Sarap mag light ride or sarap mag long ride. Ayan sya, diba? Sakot na sakot na yung kalsada.
Ayan. So dito natin sinubukan sa Maisuelo kasi medyo ayun nga, unti lang dumadaan dito tapos madilim. Medyo liblib din. So ayan, yan yung low natin. Now subukan naman natin tong high, guys. Kung ganyan yung low, ito naman yung high natin. Ayan. Yan yung high natin. Okay. So sobrang liwanag, kitang-kita mo na lahat ng nasa harapan mo. Oops, may kasalubong. Low lang natin. So yan yung low niya, guys. So balik tayo. I-off natin. Balik tayo stock. Ito yung stock. Naka-low beam yan. Yan yung low beam ng stock natin. High beam naman. Ayan, parang walang pinagbago. Naka-high beam na to. Ito yung high beam natin. Alright, balik tayo sa Lumina Pro natin. Okay, low. Diba? Ulit! Pwedeng-pwede na talagang mag-night ride, mga lods. And of course, sa mga nagmomotor, I'm sure na familiar na kayo dun sa memorandum ng LTO about dun sa pagkakabit ng mga auxiliary lights na ayun nga, kailangan below 6 bulbs or 6 LEDs lang ata ang kailangan. Okay, so always check kasi alam nyo naman ang LTO sa mga nanghuhuli palagi. Mas okay na yung maingat kesa naman madali tayo, diba? Pero wisyo pa. Yan, ito yung low. So yan, guys, diba ang ganda ng puga nya. Ready ready na tayo mag night ride, long ride kung sakali. Kahit sobrang dilim, all goods na. High ulit natin, mga tol, para makita nyo. Ayan yung high nyo, diba? Sobrang liwanag. Kitang kita mo lahat. Yun, so kailangan natin mag-low. May mga salubong tayo, baka mabulag sila eh. Low ng Lumina Pro. Stock headlights. Mas malakas pa tayo mga street lights dito sa stock headlight natin. Yan, guys, yung low natin. Okay na okay lang pag dito lang kayo. Or pag nagdadrive kayo sa mga medyo maliwanag naman, is kahit yung stock headlights lang ng NMAX yung gagamitin natin, guys. Hindi naman na natin siguro kailangan mag-guan gumamit ng auxiliary lights natin kasi okay na okay naman siya. Parang mas malakas pa nga yung mga street light natin eh. Pero ayun nga, added visibility rin kasi ang pagpapalagay ng ganito. So yan yung stock natin. Try ulit natin yon, yung low. And so boom, ulit. Di na talaga needed ang gamitin to pag yung sa mga maliliwanag na lugar. So mga tol, ano pa bang mga naikabit natin maliban dito sa auxiliary lights natin? Of course, bumili tayo ng bracket para may lalagyan yung auxiliary lights natin dun sa harap. Kinailangan natin ng bracket. Okay. And of course, yung switch, yung three-way switch nya, which is yung Lumina Pro din. Okay, sold separately ang mga yan, mga tol, kung i-score man kayo ng mga auxiliary lights. Medyo nahirapan rin ako maghanap ng bracket noon kasi ayun nga, itong NMAX natin is naka version 1 na crash guard. And noon akong nakuhang bracket, tumutukod yung ilaw, hindi magkasa. Kaya naghanap tayo ng iba. So check nyo rin, guys, kung naka NMAX kayo and of course na crash guard na rin, check nyo kung magkakasya yung ilaw. Actually, yung crash guard nyo pwede nyo naman sigurong pabutasan tapos ipakabit nyo dun, pero mas pinili ko pa rin talaga yung alam nyo na, bumili ng separate bracket nya para mas okay pa rin, hindi magagalaw yung crash guard natin. And so maliban dyan sa auxiliary lights natin, tulad ng sabi ko kanina, guys, is nagpakabit na rin tayo ng TIAA na auto style horn, okay, or yung kusina na malakas. Kasi nga, tulad ng sabi ko, yung busina ng NMAX is ganito lang, ang cute. Oh, di ba? Napaka-cute. Ngayon, testing natin kung pan natin. Bago natin busina, guys. Oh, di ba? Ang galing.
malakas, parang sasakyan. So yan, for your safety rin lang, kung sakali magpapakabit kayo ng mga ganyang busina para dinig na dinig kayo ng mga kasabayan nyo sa kalsada. Kasi pag yung ganun kahina, hindi kayo napapansin minsan eh. Try ko na yan. Parang wala lang ang cute, parang lang bisikletang dumadan siguro pag ganun yung busina mo. Alright, pero make sure na yung pag nagpakabit kayo ng mga ganyang busina or yung mga loud horn is, ang pagkakalam ko, bawal na to sa LTO eh. Not so sure guys, may mga ordinance na ganun. Kaya ang ginawa namin is naka-retain pa rin yung stock na busina ko, tapos bumili lang ako ng halo switch para pwede natin i-on din off yung busina natin na yun. Okay, so i-off natin or subukan ulit natin. O, oh, diba lakas? And sa PIAA auto style horn, yun, ngayon balik stock tayo, i-off lang natin. So yung switch nya is nilagay namin dito sa may bulsa, sa bulsa ng NMAX, sa may left side. Ayan. Tapos yung pinili kong switch, yung halo type or halo style is, ayun nga, bumilaw rin yan guys para kitang kita rin. Diba, kakapain mo na lang. Ayan. So ito yung stock natin na busina. Oh, ayan. Nakahina. Minsan wala kang naririnig. So napaka-useful yan. Kunyari sa mga pedestrian, yung mga bigla-bigla ang tumatawid, ayan, pwede nyo gamitin yan para dinig na dinig kayo pag dadaan kayo. Okay, pag overtake guys, gamitin nyo lang yung horn nyo para mapansin kayo nung overtaken nyo. Quick night ride lang tayo guys dito sa Baguio. Tulad yan ang sabi ko kanina, alert level 3 na tayo. Madami kasi cases namin dito eh. Shoutout ulit kay Poblacion Girl. Haha. Eh, so dito na tayo sa may bandang City Hall ng Baguio. Tayo sa baba niya. Nandito tayo dito sa baba na umuwi. So just to let you know, tong ilaw din, added safety, added visibility din. Kanyara, bimabiyahe ka. Yun nga, tulad nang sabi ko, pag madilim yung daan, it would help you. Siyempre, mas makikita mo yung dadaanan mo. Hindi tulad nung ginawa natin nun. Mga butas or mga lubakis, hindi natin makita. Tapos bundok pa tayo dumaan. Feeling ko malalaglag na tayo sa pangin eh. So medyo traffic dito guys. Ayan, Harrison na tayo mga tol. Dito pala yung night market. Ayan, nag-set up pa lang sila. Dito yung night market ng Baguio. Nagsisimula yan usually like around 9 o'clock. Mahaba pa naman, alas 7 pa lang. So ayan. So sa mga balak bumisita dito sa Baguio, pag medyo okay na yung mga restrictions is, ayan, okay dito. Makakaskor kayo dito ng mga all goods na jacket. Wag actually yung mga yan guys. Tapos minsan may mga street foods din. Ayan, night market ng Baguio City. Nagre-ready na sila. Yun o, SM. Yun ang SM guys. SM City Baguio. So yun nga, itong dalawang upgrades natin na to is, these are the first two upgrades natin para dito sa motor natin for this year 2022. Para medyo umangas rin naman ng onti itong motor natin mga tol. And of course, hindi lang dagdag-angas ng mga ganitong upgrades. Very useful din pag madilim, and of course para manotice rin kayo ng mga kasama nyo sa kalsada guys. Basta make sure pag gagamitin nyo yung auxiliary lights nyo is pag nakahay kayo, pag may kasalubong, of course, pag-loading kayo. Basic road etiquette lang naman yun, guys. Ayan, so medyo madilim-dilim na rin dito. So try ulit natin itong lights natin, mga tol. Low.
Okay. Ayan siya. Ayan, make sure na pala pag nagpakabit kayo nito is tutok na lang sa baba guys para hindi naman kayo or hindi nabubulag yung mga nasarap nyo. Baka mabwisit or mabad trip yung makasalubong nyo is panay busina na yung maririnig nyo guys. Baka businaan kayo or bugahan rin kayo ng high beam. Make sure na nakatutok dun sa may galsada talaga yung ilo kasi medyo masakit rin to sa mati. And just a piece of advice, kung maghanap kayo ng bracket na ikakabit nyo is hanapin nyo na yung matibay mga tol para hindi umahalog or nagbabibrate yung ilaw nyo. Ang kinuha ko kasi dito sa akin is yung stainless para matibay na. And hindi naman siya ganun kalog. And alam nyo naman, ang total eclipse is medyo malaki-laki din. Okay? So papakita ko sa inyo yung picture nito mamaya or papakita ko sa inyo yung tsura nitong motor mamaya na nakakabit ito. Hanap lang tayo ng magandang spot. Diba? Okay na okay pang night ride yung ganitong setup guys. Tapos dagan pa natin ang busina, ganyan yung ganyang malakas. Pansin na pansin ka na sa kalsada. Diba? O yan, no? Testing natin. Good. Notice me kuya. Ano, notice ka na ng mga kasama mo sa daan. Meron yung iba is pag nagpaabit sila ng ganito yung loud horn, sinasabay na rin nila dun sa ilaw nila as passing light atay, nagbiblink din. Pero ako ginawa ko ganito lang yung stationary ba tawag dun or naka-steady lang yung ilaw kahit nakapusina ka. And shoutouts nga pala sa tropa natin na nagkabit dito, Ariel, shoutout tol, maraming salamat. And guys, so I think that's about it. Dito ko na siguro tatapusin to mga tol. Okay, sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, don't forget to like, comment, and of course, subscribe. Tapos, don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated kung may mga bago tayong mga trip or may mga bago tayong mga videos. Okay? So, it's your boy Chong. Enjoy your evening, guys. Ride safe. Peace. Nice.